Ganun ba kahalaga si Angelina? Tanong ni Howard na bahagyang nabigla. Ganun siya kahalaga dahil asawa ko siya, sabi ni Benjamin habang namumuo ang malamig na lamig sa kanyang mga mata. Kung hindi siya kasal sa akin, si Cesar Chavez ay hindi mag-aabalang kuhanin ang asawa ko o ang kumpanya nila. Lalong naguluhan si Howard kaysa kanina. Kung gusto niyang ibigay kay Angelina ang pera, hayaan mo siya, asawa ko siya. Putol ni Benjamin. Oh, okay, nakuha ko na. Anong plano mong gawin? Dagdagan ang offer natin? Siguradong sasama siya sa offer ni Chavez. Kung hindi natin tatapatan, hindi kinakailangan. Kung ganun nga, bakit ka ba nagagalit? Kitang-kita ni Howard sa tono ni Benjamin ang hindi maitagong emosyon. Nais ni Benjamin na makuha ang Montenegro Industries upang si Angelina ay makalaya sa utang at problema nito. Nasa kolehiyo pa siya at kulang siya sa kaalaman at karanasan pagdating sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Mas mabuti para sa kanya na ibenta ang kumpanya, bayaran ang utang at kumita ng pera habang siya'y nandoon. Sa ganoong paraan, magiging mas maayos ang buhay niya at ng kanyang ina sa hinaharap. Kung tatanggapin ni Angelina ang pera ni Cesar, siguradong hawak niya ang renda sa pagpapatakbo ng kumpanya sa huli. Sobrang hinahangaan kita, Howard. Walang nagmamahal sa'yo at wala ka rin namang minamahal. Kaya hindi mo na mararanasan ang madurog ang iyong puso, pang-aasar ni Benjamin. May girlfriend na ako ngayon. Masiglang tugon ni Howard. Nakilala ko siya sa blind date. Magkakilala ang mga tatay namin. So medyo solid match. Mabuti naman. Hayaan mo makita ko siya kapag maayos na ang lahat, sabi ni Benjamin. Oo naman, sabi ni Howard. Saka idinagdag. Sa bagay, sa tingin ko pwede niya itong pag-usapan. Meron siyang sariling isip. Puntahan mo ang girlfriend mo. Putol ni Benjamin. Tunog pa lang ng pangalan ni Angelina, ang sakit ng ulo niya. Para bang hindi niya alam na opinionated si Angelina. Samantalang nakaupo si Angelina sa isa pang cafe at nagre-reklamo kay Teresa sa telepono. Kung si Mr. P, Howard Clip o Cesar Chavez, hindi ko maiwasang isipin na may kakaiba sa kanila. Si Howard Clip ay lumabas ng wala sa oras. Sinabi sa'yo na wala siyang pera, ngunit napunta sa harap ko bilang isang milyonaryo. Si Cesar Chavez naman, alam na alam ko na hindi ko kasundo ang kanyang kapatid na babae, ngunit pinipilit na mag-invest sa kumpanya ng tatay ko. Humigop si Teresa ng iced tea at sinabing, ako nang bahala kay Howard Clip. Si Chavez naman, bakit hindi ka makisama sa kapatid niya? Natigilan si Angelina. Kung wala kang tiwala kay Howard Clip, huwag kang magtrabaho sa kanya. Kung hindi, isang gulong papasukin mo. Pusta ako, mukha siyang matalino, kaya hindi mo magagawang sabayan siya, sabi ni Teresa. Sigurado ako na pamunuan ng kumpanya iikit na tanggapin ang pamuhunan ng Trust Capital, sabi ni Angelina. Ikaw ang boss, ako naman kung anong isipin nila. Sa totoo lang para hindi talaga ako yung boss, wala talaga akong pinirmahan na kahit na anong kontrata. Ngayong wala nang vice presidente mo, sinong sasalungat sa'yo? Ikaw na lang ang magdesisyon, Angelina. Huwag mo nang masyadong isipin yun, oh. Nandito na si Howard. I'm hung up now. Pagbalik ni Angelina sa Ilagan Mansion ng gabing iyon, may mga bisita sa bahay. Miss Montenegro, katapusan na ulit ng linggo. Nagawa mo bang lumbas para kitain ng iyong mga kaibigan? Naghapunan ka na ba? Kung hindi pa, sumama ka sa amin. Nakangiting sabi ni Glenn habang bumangon sa couch. Ang pagkakita kay Glenn ay nagpapaalala kay Angelina sa mga lasing na kalokohan ni Benjamin noong isang gabi. Hindi ako nagugutom. Mauna ka na. Mamaya na ako kakain. Ayaw ni Angelina na sumama sa kanila sa hapunan. Maya-maya lang ay naamoy niya ang mabangong amoy na umaagos mula sa kusina. Agad na kumulo ang tiyan niya. Samahan mo kami, Miss Montenegro, sabi ni Glenn habang inaakay si Angelina sa sala. Nabalitaan ko na nakahanap ka ng isang investor ngayon. Ngunit bakit hindi ka mukhang masaya tungkol dito? Kilala mo ba si Cesar Chavez? Kapatid siya ni China, tanong ni Angelina. Dahil mukhang alam ni Glenn ang tungkol sa alok ni Cesar. Nagpasya siyang magtanong. Oo naman, kilalang kilala ko siya. Palagi kaya kaming nag-iinuman nun. Hindi niya ba nabanggit sa'yo na sobrang close sila ni China?
Walang planong magpaligay-ligay si Glenn kaya walang ano-ano niyang sinabi ang pinakapunto niya. Nabaka sa mukha ni Angelina ang sobrang pagkagulat. Pero sabi niya kasi hindi sila close. Ha? Isa lang ang ibig sabihin nun. Nagsinungaling siya sa'yo. Naku Angelina, pag-isipan mo muna ito ng maigi. Naisip mo ba kung bakit kaya bigla niyang gusto mag-invest sa Montenegro Industries? Anong reason? Sinasabi mo bang para tong trap? Umiling si Glenn at nagpatuloy. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang ay mas magandang tingnan mo ang lahat ng angulo. Kasi alam mo naman siguro na sa industriya ng negosyo, wala yung tinatawag na free lunch at huwag mong kakalimutan na hindi lang basta-bastang may naglalaglag ng ginto mula sa langit. Lahat ng bagay ay may kapalit. Hindi ba nag-away kayo ni China nito lang? Tapos biglang gusto ng kapatid niya na mag-invest sa kumpanya niyo. Hindi ka ba nagdududa? Nagdududa, sagot ni Angelina. Kailangan mo talaga tong pag-isipang mabuti. O siya, nagugutom na ako. Kumain na tayo. Pagpapatuloy ni Glenn at saka nito tinawag si Benjamin. Benjamin, tapos na kaming mag-usap ng asawa mo. Pwede ka nang lumabas. Halos mabulunan si Angelina nang tawagin siya ni Glenn na asawa ni Benjamin. Sa dining table, sinadya ni Angelina na umupo sa pinakamalayong upuan mula kay Benjamin. Habang si Glenn naman ay dinalang isang bote ng wine na nakuha nito sa bar. Gusto mo ba, Miss Montenegro? Nilapag ni Glenn ang bote sa lamesa at bumalik sa bar para kumuha ng tatlong wine glass. Umiling si Angelina at sinabing, hindi ako umiinom at kailangan ko rin tapusin ang thesis ko mamaya. Oh, sige, kami na lang ni Benjamin ang iinom. Nilagyan ni Glenn ng wine ang baso nila ni Benjamin at nagpatuloy. Mabuti na lang at nandito ka para alagaan si Benjamin nang malasing siya noong isang gabi. Halos mabilaukan si Angelina nang marinig ang sinabi ni Glenn at nagmamadali siyang sumagot. Ha? Hindi ko naman siya inalagaan, natulog lang siya. Hindi naman mahirap alagaan si Benjamin kapag lasing kasi sobrang tahimik pa rin niya. Hindi siya magaling mag-express ng feelings niya. Anong hindi? Ang galing-galing niya nga kaya? Sobrang bilis uminit ng ulo niya? Siya na at ang pinakamagaling mag-express ng nararamdaman niya sa lahat ng mga kakilala ko. Hindi inaasahan ni Glenn ang naging sagot ni Angelina, kaya hindi niya alam kung paano siya sasagot. Samantalang si Benjamin naman ay pulang-pula ng mukha sa sobrang galit. Kain na tayo, yaya ni Angelina nang maramdaman niyang biglang nagbago ang mood ni Benjamin. Nagmamadali siyang kumain at wala pa atang 5 minuto ay tapos na siya at nagpaalam na babalik sa kwarto niya. Napabuntong hininga na lang si Glenn habang tinitignan si Angelina na maglakad pabalik-balik sa kwarto nito. Ganun ba talaga siya kabilis kumain palagi? Oo, sagot ni Benjamin. Anorexic ba siya? Sobrang konti ng kinain niya. Kung anorexic siya, edi sana hindi niya talaga ginalaw ang pagkain niya. So, sinasadya niyang kumain ng kaunti para hindi siya tumaba at para maseksehan ka sa kanya. Kumunot ang noon ni Benjamin at nagtanong, sa tingin mo may pakialam siya sa akin? Kasi kung meron, sana hindi siya pinahiya nito kanina. Inaamin niya naman na palagi talaga siyang naiinis kay Angelina. Pero sa tagal na rin siguro nilang magkasama, medyo mas sumahaba na ang pasensya nito para dito. Mukha ngang hindi. Pero aminin mo, yung pagiging prangka niya, yun ang pinaka nagustuhan mo sa kanya, no? Panunokso ni Glenn. At kailan ko sinabing may gusto ako sa kanya? Sus! Huwag ka nang magpanggap. Tayong dalawa na lang nandito at ano namang masamang magkagusto sa isang babae, ha? Maganda naman si Angelina. At kumpara sa ibang babae, nangingibabaw talaga siya. Anong nangingibabaw ang pinagsasabi mo dyan? Walang ibang gusto yun kung hindi ang magkaroon ng anak. Hindi nakapagsalita si Glenn. Sa kabilang banda, habang nagla-laptop si Angelina sa loob ng kwarto niya, hindi siya mapakali. May bumabagabag sa isip niya at ang lakas ng pakiramdam niya na may masamang mangyayari. Hindi nagtagal, biglang nag-ring ang kanyang phone kaya nagulat siya. Dali-dali niya itong kinuha at sumalubong sa kanyang pangalang Adora. Ha? At ang lakas naman ata ng loob niya na tawagan ako. Sigurado si Angelina naguguluhin lang siya ni Adora. Hindi kaya sasabihin nila na nagastos na nila lahat ng mga nalimas nilang pera sa amin? Pero saan naman kaya nila ginamit at naubos ng ganong kabilis? Sobrang daming pumapasok sa isip ni Angelina.
Pinilit niyang lakasan ang kanyang loob at huminga ng malalim bago sagutin ang tawag. Pero bago pa man din siya makapagsalita, sumalubong sa kanya ang boses ni Adora na sumisigaw mula sa kabilang linya. Angelina, nasa iyo ba yung super brain program na ginawa ng daddy ko? Akin na! Base sa tono ng boses nito, para bang umiiyak ito at halatang takot na takot. Pero imbis na awa ay lalo lang nainis si Angelina. Ang kapal din naman talaga ng mukha mong tawagan ako, no, Alondra? Tito mo lang naman ang nagnakaw ng pera ng daddy ko. Alam mo ba kung gaano kabigat ng kaso to? Iniimbestigahan na kayo ng mga pulis ngayon at hindi magtatagal ay lalabas na ang katotohanan. Bakit naman ako nadamay doon? Wala akong kinalaman sa pagkawala ng perang sinasabi mo. Ang gusto ko lang ngayon ay makuha ang super brain program. Ihatid mo sa akin dito ngayon. Kailangan ko yan ngayong gabi. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang boses ni Adora at halatang mas nagiging hysterical ito. Medyo may maingay sa kung nasaan man si Adora, kaya kumunatang noon ni Angelina. Nasaan ka ngayon, Adora? At doon na tuluyang umiyak si Adora. Tulungan mo ko, Angelina. Nandito ako sa kasino kasama si Clarence. May mga may hawak sa kanya ngayon. Kung hindi mo kagad dadalhin ang bagong program na ginawa ni Daddy, puputulan siya ng daliri. Kasino? Nagsusugal ka? Biglang namutla si Angelina. Wala siyang idea ang nagsusugal pala si Clarence. Bakit pang ang dami mo masyadong tanong? Dalhin mo na lang kasi dito yung program para maligtas mo si Clarence. Hindi mo ba ako narinig? Puputulan nila ng daliri si Clarence. Hindi mo na ba siya mahal? Sa puntong ito, sobrang lakas na ng sigaw ni Adora. Naglalakad na si Angelina palabas ng kwarto niya. Pero bigla siyang napahinto dahil sa mga sinabi ni Adora. Hindi ba kayo nahihiya? Kahit na siya ng pinakahuling lalaki sa mundo, hinding-hindi ko pag-aaksayahan ng oras ang isang Clarence Ilagan. Kinuha siya kasi natalo siya, di ba? Eh bakit kaya hindi ikaw ang magbayad para sa kanya? Ninakaw ng tito mo ang ilang daang milyon ng daddy ko. Siguro naman hindi pa yun napatalo lahat ni Clarence, ano? Walang emosyong sagot ni Angelina. Nadumiretso sa CR. Pakaramdam niya'y magko-collapse siya anumang oras kaya naghilamos muna siya para mahimasmasan. Wala namang binigay ang tito ko ni isang kusin sa akin. Rinig na rinig ang iyak ni Adora. Isa pa, hindi naman perang gusto nila eh. Gusto nila yung program. Hindi ba ikaw yung nagkalat na binigay mo kay Clarence yung program? Bakit mo kailangan sabihin yun kung hindi mo naman talaga binigay? Siguro sinadya mo yun para mapahamak siya, no? Hindi inaasahan ni Angelina na ganun kabilis kumilos si Sean. Loser man kung tawagin si Clarence pero pamangkin pa rin siya ni Benjamin Ilagan kahit na anong mangyari. Hindi inaasahan ni Angelina na mas masama pa pala si Sean kaysa sa inaakala niya. Kinuha kasi siya na talo siya sa sugal. Tama? Teka, huhulaan ko. May nagtanong sa kanya tungkol sa program. At dahil mayabang siya, sinabi niyang oo at ginawa niya yung collateral. Tama? At ngayon natalo siya, oras na para magbayad siya. Pero lumalabas-labas na nagsisinungaling lang pala talaga siya. Naisip na ni Angelina ang buong kwento. Kung hindi sinabi ni Clarence na hawak nitong program, may magpapahiram ba rito ng pera? Haha! Kung hindi siya nagsugal, malalagi ba siya sa ganong sitwasyon? Kaninong kasalanan yun? Ha? So ikaw nga ang nasa likod ng lahat ng ito? Wala kang puso, Angelina Montenegro. Wala siyang ibang pinakita sa'yo kung hindi puro kabutihan. Tapos itong ginagawa mo sa kanya ngayon? Mukhang hindi mo naman pala talaga siya minahal. Pangungonsensya ni Adora. Oo, sobrang bait niya talaga sa akin noon. Kapag nakaharap sa akin, pero kapag nakatalikod, sabay kayong gumagawa ng kademonyohan sa akin. Huwag ka mag-alala, isang daliri lang naman ang puputulin nila. Kaya yan ni Clarence. Hindi naman siya ipapakain sa pating kaya masyado yung mababaw para iyakan. Pang-aasar na sagot ni Angelina sabay baba ng phone. Pero wala pang isang minuto yung muling nag-ring ang kanyang phone. At sa pagkakataong iyon, si Clarence naman na tumatawag. Ilang segundo pa ang lumipas bago ito sagutin ni Angelina. Hindi naman siya marupok siya. Pero nung oras na yon, gusto niya marinig na nagmamakaawa sa kanya si Clarence. Angelina! Angelina! Nagmamakaawa ako. Iligtas mo ko. Ayoko maputulan ng daliri. Hindi mo naman binigay sa akin yung program, di ba?
Diba? Sabihin mo! Halata sa boses ni Clarence ang napakatinding takot. Bakit mo ba kasi sinabing nasa'yo kung wala naman pala sa'yo? Ikaw ang pumasok sa gulong niyan. Kaya ikaw rin dapat ang makaalam kung paano ka lalabas dyan, Clarence. Wala akong magagawa para mailigtas ka. Ibababa na sana ni Angelina ang kanyang phone nang biglang sumigaw si Clarence. Angelina, yung tito ko, si Uncle Benjamin. Siya yung may gawa ng lahat ng ito. Wala naman akong ibang kaaway. Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Kausapin mo siya. Gulat na gulat si Angelina. Hindi ba si siya nang nasa likod nito? Nung puntog yun, biglang naalala ni Angelina na nagpakalat si Benjamin ng mga bodyguard nito kung saan-saan para imbestigahan kung ano nangyari noong gabing kinidnap siya. Naalala niya rin nakabisado ni Benjamin ang lahat ng mga sinabi niya noong nag-lie detector test siya. Hindi kaya si Benjamin talagang nasa likod ng lahat ng ito? Si Benjamin ang may gustong makuhang bagong program ng Montenegro Industry. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Angelina habang iniisip ang mga posibilidad na yun. May sinasabi pa si Clarence pero bigla niya itong ibinaba at lumabas ng kanyang kwarto. Noong oras na yun, tapos nang kumain si Benjamin at Glenn at kasalukuyang naninigarilyo sa sala. Dali-daling pinatay ni Glenn ang sigarilyo nito sa ashtray nung makitang papalapit si Angelina. Oh, nandito ka pala, Miss Montenegro. Tumungo lang si Angelina at naglakad palapit kay Glenn. Pwede ko bang makausap si Benjamin ng kaming dalawa lang? Hindi inaasahan ni Glenn na ganun ang maririnig niya mula kay Angelina. Pinapaalis niya na ba ako? Napahiya si Glenn kay naiilang siyang tumayo at sinabing, ah sige, mauna na rin ako. Mag-usap na kayong dalawa. Kung gusto niya maglakad sa labas, pwede rin. Mukhang magandang panahon. Pagkatapos magsalita, nagmamadaling lumabas si Glenn. Umupo si Angelina na inuupuan ni Glenn. Habang iniisip niya na mapuputulan ng daliri si Clarence, lalo siyang naging determinadong magtanong ng walang paligoy-ligoy. Tumawag sa akin si Clarence. Hindi siya makaalis sa kasino at puputulan daw siya ng daliri. Alam ni Benjamin ang lahat na kapag-report sa kanyang mga tao niya sa kasino. Base sa nakarating sa kanyang balita, mukhang magiging memorable daw ang gabi ni Clarence. Nalulungkot ka ba? Hindi rin sigurado ni Benjamin kung bakit pero nainis siya nang marinig niya ang pangalan ni Clarence mula sa mga labi ni Angelina. Ang alam na mga kasama niya ngayon sa kasino ay nasa kanya ang bagong program ng Montenegro Industry. Kaya may nagpahiram sa kanya ng pera. Ngayong natalo siya, hinahanap na sa kanyang program bilang kabayaran. Naisip ko lang isa ka sa mga taong may alam na nasa kanyang program. Walang ligoy-ligoy na paliwanag ni Angelina. Pinagsususpetsahan mo ba ako? Biglang nagbagong mood ni Benjamin nang marinig ang mga sinabi ni Angelina. Hindi, nagtatanong lang naman ako. Kung hindi ikaw, edi ako nga, nakangising sagot ni Benjamin. Kung sasabihin kong lumuhod ka, gagawin mo ba yon para sa kanya? Over my dead body, naiiritang sagot ni Angelina. Hindi inaasahan ni Benjamin ang naging sagot ni Angelina. Sa tingin mo ba hindi ko talaga ipapaputol ang daliri niya? Sigaw ni Benjamin. Sige lang, hindi nakapagsalita si Benjamin. Palagi niya sinasabi sa akin noon na mahal niya raw ako at ako lang ang babaeng mamahalin niya. Pero anong ginagawa niya sa kasino ngayon kasamang kapatid ko? Kung ipapaputol mo ang daliri niya, ipagsisindi kita ng sigarilyo. Ano, deal? Gulat na gulat si Benjamin, mukhang wala na talagang nararamdaman si Angelina para kay Clarence. Sa bagay, ano pa bang kaya niyang ipagmayabang kay Angelina? Biglang nagring ang phone ni Benjamin. Nang makita niya kung sinong tumatawag, nireject niya ito at pinatay ang kanyang phone. Hindi nagtagal, ang phone naman ni Angelina ang nagring. Kagaya ng ginawa ni Benjamin, nireject niya rin ang tumatawag at pinatay ang kanyang phone. Ilang minutong ring nabalot ng katahimikan ng sala bago muling magsalita si Angelina. Huwag mo kong idadamay, Benjamin. Kung hindi, hihilahin kita pababa kasama ko. Hindi-hindi hahayaan ni Angelina na may umagaw sa kanya ng kahit anong iniwan sa kanya ng daddy niya at gagawin niya lahat para ipaglaban ng mga to. Sobrang prangka ng pagkakasabi ni Angelina, kaya nagulat si Benjamin. Hindi naman siya nasindak. Sa totoo lang, inatatawa pa nga siya. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Angelina
nang makitang ngumiti si Benjamin. Ikaw, wow, sobrang yabang mo naman yata. Inaangasan mo ba ako? Haha, mukhang ikaw atang naghuhukay ng sarili mong hukay, sagot ni Benjamin. Kaya naman tanggapin ni Angelina yung mayabang at maangas daw siya na sabi ni Benjamin. Pero hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin itong naghuhukay siya ng sarili niyang hukay. Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Sumasakit ang ulo ko kapag nakikita ka. Baka sa mukha at sa tono ng boses ni Benjamin ang inis. Bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Baka naman may sakit ka kaya masakit ang ulo mo. Nag-aalala ang sagot ni Angelina. Di ba may family doctor kayo? Gustong bang tawagan ko siya? Alice! Nang gigigil na sigaw ni Benjamin. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Angelina kung hindi ang inis na bumalik sa kwarto niya. Pinatay niya ang kanyang laptop at dumiretso sa kanyang kama para humiga. Matagal na siyang na-fall out kay Clarence. At sa totoo lang, kung hindi dahil sa tawag ni Adora, imposibleng sasagi ito sa isip niya. Pero ngayong nalaman niyang nagsusugal pala ito at kasalukuyang nasa panganib ang buhay. Para bang biglang gumulo na naman ang isip niya. Lahat ng magagandang alaala niya kasama si Clarence, na akala niya'y totoo ay sirang-sira na. Pakiramdam niya ay para bang nasa isa siyang TV show na puro pagpapanggap lang ang lahat ng nararanasan niya. Walang kahit anong totoo. Sa kalagitnaan ng malalim na pag-iisip, hindi niya na namalay na nakatulog na siya. Bandang alas dos ng madaling araw, may isang sasakyan ang dumating sa mansyon ni Benjamin kay dali-daling kinising ng isa sa mga bodyguard na naka-duty si Mrs. Bustamante. Nagmamadali siyang bumangon at tumakbo papunta sa sala kung saan bumungad sa kanya si Consuelo na halatang galit na galit. Nasaan si Angelina? Kailangan ko siyang makausap. Sigaw ni Consuelo bago siya umupo sa couch. Kinakabahan, dali-daling tumakbo si Mrs. Bustamante sa guest room. Medyo naalimpungatan si Angelina kaya may ilang minuto rin ang lumipas bago niya naproseso ang nangyayari. At saka siya lumabas ng kwarto niya. Nang sandaling makita niya si Consuelo, ramdam na ramdam niya kagad ang tensyon sa sobrang galit nito. Ha! Ang buong akala ko pa naman ay inosente kang bata. Pero nagpapanggap lang pala lahat ng pinakita mo sa akin. Galit na galit si Consuelo na para bang gusto na niyang ipakain si Angelina sa lupa. Wala akong ka-idea na naging kayo ni Clarence noon. May bala ka bang sabihin niyo sa akin? Kung alam ko lang ang tungkol doon, hinding-hindi kita ipapakasal kay Benjamin. Kasi nungalingan pala lahat ng ito. Wala naman po kayong tinanong na kahit ano sa akin. Alam ko rin naman po na wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Aminin niyo man po o hindi. Alam kong ginamit niyo lang po ako kasi inosente ako at ngayon. Nalaman niyo na iba palang pagkakakilala niyo sa akin. Sa akin niyo po binubunton ang galit niyo. Ako po bang may mali o kayo? Walang pareno ngunit kalmadong sagot ni Angelina. Hindi inaasahan ni Consuelo ang naging sagot ni Angelina kaya medyo nahimasmasan siya. O sige, sabihin na natin kasalanan ko nga. Pero ano namang masasabi mo sa pag-frame up mo kay Clarence ngayong gabi? Frame up ko siya? Kung tamang pagkakaintindi ko, ito po yung tungkol sa nasangkot siya sa gulo dahil nagsugal siya, tama? Dahil sa sagot ni Angelina, hindi alam ni Consuelo kung paano siya sasagot. Siguradong sa ating dalawa, mas alam niyo pong walang sino man ang maglalakas loob na banggain ng isang Clarence Ilagan. Siya ang humanap ng sarili niyang gulo at imbis na turuan niyo siya ng leksyon, akong sinisisi niyo? Isa lang po sigurong ibig sabihin nun. Yung sinabi niyong parte na ako ng Ilagan family, kasi nung alingan yun. Mangiyak-ngiyak si Angelina habang nagsasalita. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Consuelo at sinampal niya ng malakas si Angelina. Sa sobrang lakas ng sampal, rinig na rinig sa buong salang pagdampi ng palad ni Consuelo sa pisingin ni Angelina. Pulang-pulang pisingin ni Angelina na nasampal at ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Oo, friend ni Emap ko nga si Clarence kasi gusto ko makaganti sa kanya. Base sa diin, ramdam na ramdam ang galit sa tono ng boses ni Angelina. Isa pa, hanggat nagsasama kami ni Benjamin, huwag na kayong umasang magkakaapo kayo sa kanya. Muling itinas ni Consuelo ang kamay niya para sampalin sana ulit si Angelina. Pero bago pa man din niya magawa ay bigla siyang nanghina at tumumba sa couch. Hindi umalis si Angelina sa kinatatayuan niya para tulungan ito.
Pero buti na lang at mabilis kumilos si Mrs. Bustamante at nasalo nito si Consuelo. Nung saktong oras din yon, kumaripas ng takbo pababa si Benjamin. Nakasuot ito ng kulay gray na silk robe at nakakapanindig balahibong aron nito. Kung may taong pinakaayaw na makita si Angelina nung oras na yon, si Benjamin yon. Nang maramdaman ni Angelina ang pababa si Benjamin, nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa kwarto niya. Nahihirapang huminga si Consuelo at pakaramdam niya'y malalagutan siya ng hininga anumang oras. Pero nang makita niya si Benjamin, medyo gumaan ang pakaramdam niya. "Benjamin, anak!" Pinilit ni Consuelo na lumapit kay Benjamin, na siya namang nagmamadaling saluhin ang nanay niya. "Divorce! Makipag-divorce ka na kay Angelina Montenegro! Bukas na bukas, gusto ko mag-divorce kayo kaagad!" Tumutulo ang luha sa mga mata ni Consuelo habang hirap ni hirap siyang nagsasalita. "Patawad, patawarin mo ko anak, nabulagan ako. Hindi ko akalain na masamang babae palang pinakasal ko sa'yo." Pinunasan ni Benjamin ang luha ng nanay niya gamit ang kanyang kamay at kalmadong sumagot. "Huwag niyo na pong isipin ang tungkol sa amin ni Angelina, ma. At huwag na rin pong intindihin si Clarence." Pinutulan ng daliri si Clarence at sobra-sobra siyang nasasaktan ngayon. Ang sabi niya, "Ikaw daw ang may gawa nun. Pero anak, alam kong hindi mo yun kayang gawin, hindi ba? Naniniwala ko na hindi mo kayang saktan ang sarili mong pamilya. Hindi ka ganong klase ng tao." Hindi pa man din tapos si Consuelo sa sinasabi niya, walang unaanong nagsalita si Benjamin na halatang naiirita. "Kung hindi kayo titigil, hindi ako magdadalawang isip na ipatawag ang driver mo ngayon mismo. Wala rin akong balak na makipag-divorce kay Angelina para sa inyo. Kung makikipag-divorce man ako sa kanya, sisiguraduhin kong desisyon ko yon." Hindi makapaniwala si Consuelo sa naging sagot ng anak niya. Huminga siya ng malalim at hindi makapaniwalang sumagot. "Huwag mo sabihing na in love ka na sa kanya. Talaga ba, Benjamin? Para sa babaeng yon, handa kang talikuran ng pamilya ng kapatid mo?" Binitawan ni Benjamin ang nanay niya at tinignan ang driver nito. "Sige na, iuwi mo na siya." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umakyat pabalik sa kwarto niya na parang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Consuelo sa mga nangyari, kaya wala na siyang nagawa kundi ang gulat na gulat na panoorin ang anak niyang umakyat sa hagdan. Kailan pa siya naging ganyan katigas? Tama, si Angelina Montenegro ang may kasalanan nito. Hindi naman ganito ang Benjamin ko noon. Nang dahil sa Angelina na yan, nasira ang magandang relasyon ng mag-uncle na siyang naging dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Nakaupo si Angelina sa kama niya habang ang kanyang ulo ay nakasandal sa board para nag-aapoy ang pisngi niya. Pero walang ikukumpara ang sakit na nararamdaman ng puso niya sa kasalukuyan. Yung pasa sa mukha niya, mawawala yun ng ilang araw. Pero yung sakit na nararamdaman ng puso niya ngayon, hindi niya alam kung mawawala pa. Siguro kakalma siya? Oo. Pero kung tatanungin siya kung makakalimutan niya yung trauma, malabo. Bandang alas 8 ng umaga, nakaupo na si Benjamin sa dining table para mag-umagahan. Nang mapansing wala pa si Angelina, tumingin siya kay Mrs. Bustamante at sinabing, "Tawagin mo si Angelina." Magalang na tumungo si Mrs. Bustamante bilang tugon at naglakad papunta sa kwarto ni Angelina. Pero wala pang 2 minuto'y nagmamadali itong tumakbo pabalik sa dining area. "Master, wala po si Madam Angelina sa kwarto niya. Mukhang umalis siya." "Sandali lang po, itatanong ko sa gatekeeper." Kinakabahang report ni Mrs. Bustamante kay Benjamin. At pagkatapos, wala na siyang sinayang na oras at tumakbo siya palabas ng mansyon. Hindi nagtagal ay muli siyang bumalik sa dining area para mag-report ulit. "Bandang alas 6 daw po umalis si Madam Angelina. Gusto niyo po bang tawagan ko siya?" Sobrang nag-aalala si Mrs. Bustamante kay Angelina. Siyempre, naging magkaibigan na rin siya nito. Kitang-kita niya mga nangyari kagabi at alam niyang hindi basta-bastang nakuha nitong sampal mula kay Consuelo. Mukhang mahinhin at tahimik sa Angelina, alam niya kung gaano kataas ang pride nito. Dali-daling tinawag ni Mrs. Bustamante sa Angelina, pero nakapatay ang phone nito. "Master, nakapatay pong phone niya." Malungkot na sabi ni Mrs. Bustamante. Alas 6 pa noong umalis si Angelina at ngayon naman ay nakapatay ng phone nito. Siguro sobrang sama talaga ng loob niya
kaya niya ito nagawa, no? Pero hindi naman siguro sapat ang malakas na sampal para maisip niya magpakamatay, di ba? Alam ko namang naiintindihan niya na baka galit lang talaga si Madam Consuelo kagabi. Kaya naging pabigla-bigla ito. Hindi kagaya ni Mrs. Bustamante, walang bakas ng kaba sa mukha ni Benjamin. Pero inilapag niya lang sa lamesa ang hawak niyang tasa at umalis nang hindi nagpapaalam. Naglakad siya papunta sa sala at noong una ay medyo nagdalawang isip pa siya. Pero bandang huli kinuha niya na rin ang kanyang phone para tawagan ang kanyang assistant. Charles, kailangan kong phone number ng nanay ni Angelina Montenegro. Opo sir, babalikan ko po kayo kagad, sagot ni Charles. Wala pa atang 15 minuto ay tumawag na kagad si Charles at nang sandaling makuha ni Benjamin ang number ni Celia Estrera. Tinawagan niya ito kaagad. Sorry, the number you are trying to call is not reachable. Please try again later. Ha? Anong nangyayari? Bakit naka-off ang mga phone nila? Nasaan na nga kaya si Angelina? Ano ang dahilan ng pag-alis niya? Mahanap pa kaya siya ni Benjamin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.